nga sa akin. Nagtatry pa rin ako sa ina yan. Yan na. Sige, yan na. Sige, basahin natin. Sabay-sabay tayo, ha? Okay. Hindi, ako na pala. Ako na magkikwento. Okay? Makinig na lang kayo. Panoodin nyo, ha? Ayan na, basahin nyo, ha? Okay? Manood kayo. Okay, and the Lord spake unto Moses, go unto Pharaoh and say unto him, thus saith the Lord, let my people go that they may serve me. Okay? Sinasabi dyan, sinabi ng Panginoon, kanino nang gagaling instructions? Iniimbento lang ba ni Moses yon? Hindi. Hindi, kausap ako ng Panginoon isang araw. Nakita ako. Kilala niyo gano'n, si Kubulo yun. Okay? Yung mga sinasabi ng puro, tignan niyo kung anong ginawa niya ngayon. Yung mga babae ginagamit niya. Okay? Mga maling, mga huwa, uwad na propeta. Okay? And the Lord spake unto Moses, go unto Pharaoh and say unto him, thus saith the Lord, let my people go that they may serve me. Okay, hirap niya, no? Kakausapin mo, pinaka highest official of the land. Okay? Pwede ka niya ipapatay. Pwede ka niya ipakulong. Yung pinaka worst, papapatay ka. Haggis ka sa Nile River. Pakain ka sa mga buwaya. Di ba? Daling-daling gawin ng hari yun. Pero, dala-dala ni Moses yung salita ng Panginoon at yun ang sinabi niya sa hari. Sabi dito, if thou refuse to let me go, behold, I will smite all thy borders with frogs. Okay, yun nakakita ng palaka. Okay. Maganda ba yung palakas? Ang ganda ba lang rin yung palaka? Yeah. Bakit? Yeah. Adiri. Tingnan natin. And the river shall bring forth frogs abundantly. Okay? Well, sinabi dyan, abundantly, marami. Hindi frogs lang na konti. Di ba? Minsan dyan, may nakasagasaan na frog. Sa amin, sa Muntanban, marami. Sa lugar namin, maraming frogs. No? Pagka nag may dumaan na sasakyan, naiipit yung frog. May ipinig mukha silang frog. Okay? Yeah. Naiipit. Nakadiri, di ba? Yung frog. Sabi dyan, and the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into the thine house. Saan daw pupunta? Sa kanilang mga bahay. And into thy bed chamber sa kanilang mga higaan. Yeah. And upon their bed. May mga rooms nila. Nandun yung frog. Imaginin mo yung frog nasa room. Yung higaan, nandun yung frog. Okay? And into the house of thy servant. Sa kanilang mga mabababang tao. And upon their people. Sa kanilang mga tao. And into their own ovens. Kanilang lutuan. And into thy kindling troughs. Yung kindling troughs, yun yung kanilang lutuan na yung parang anong tawag dyan? Kalan. Yan yung kalan nila. No? Sa atin, tapa yan. Yung lutuan yan, di ba? Lalagyan mo yung yung ganun. Nandun lahat sa kanilang oven kasi mahilig din sila magluto ng mga cake siguro. Kaya lahat nandun. Yeah, kadiri. Okay lang kung nandyan sa kalye. Pero nasa loob mismo ng kanilang bahay at nasa loob ng kanilang gawaan ng pagkain. Okay? And the frog shall come up both on thee and upon thy people and upon all thy servants. Okay? Sa matataas na tao, sa mga middle na tao, sa mga maliliit na tao, nandoon yung frog. Wala kang exemption. And the Lord speak unto Moses, say unto Aaron, stretch forth thine hand with thy rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come up upon the land of Egypt. Saan daw manggagaling yung mga frogs? Streams. Okay? Ano yung streams? Mga bukal?
di ba? Yung pinaka mismong source ng tubig, okay? Over rivers, mga kanilang mga ano yung river? Alam niyo naman yun siguro, di ba? Ilog. Over the ponds, yung mga fish ponds, yung mga tubig na stagnant water. Lawak yan, malaking pond yan. Yung lawak. Okay? And caused frogs to come up from the land of Egypt. And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land of Egypt. Pag sinabing cover, lahat nandun sila. Imaginin mo. Paano ka lalakad? Kadalakad ko ka? O ka? Kano yan gano'n? May tumutunog na gano'n. Maiingay yung frogs. Yes. Hindi yan hindi yan tahimik na hayop. Kukakukin. Puna pa nagsabay yung puro kukakukin. Imagine niyo kung ano yung devastation na mangyayari doon sa land of Egypt. And the magician did with their enchantments na naman, ito na naman, and brought up frogs upon the land of Egypt. Baligtad itong mga ito. Dapat tanggal nila yung frogs. Hindi sila gumawa pa ng frogs. Ang dami na ng frogs eh. Okay? Ganyan yung mga hindi nila kaya yung gawin or i-reverse yung sentence ng Panginoon. And Pharaoh called for Moses and Aaron and said, entreat the Lord that he may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go that they may do sacrifice unto the Lord. Okay? Si Pharaoh, medyo bumibigay na siya, pero makikita natin yung puso niya mamaya. Okay? Kita mo to. Ito yung mga tao na walang salita. Nakaano na kayo niyan? Huwag kayo magtatampo sa tatay niyo pag kayo tatay niyo nangako sa inyo kasi hindi nagawa. Okay? Minsan may mga pagkakataon na minsan nangangako sa inyo yung tao pero hindi niyo yung nagagawa kasi may mga pagkakataon na nawawalan siya ng kakayahan. Okay? Pero huwag kayo magtatampo. Pero may mga tao naman may kakayahan pero hindi nila ginagawa. Okay? Katulad nito si Pharaoh. Sinabi niya dito na papalayain niya yung Panginoon ko, makikiusap si Moses sa Diyos na tanggalin yung mga frogs. Okay? And he said, tomorrow, and he said, be it according to thy word that thou mayest know that there is none like unto the Lord our God. Kung anong sinabi mo, yun sana ang mangyari. Yun ang mangyari, sabi ni Moses. And he said, tomorrow, and the frogs shall depart from thee, and from thy houses, and from thy servants, and from thy people, and they shall remain in the river only. Okay? Yung frogs na dati nandoon, lahat kalat doon sa kanilang bahay, sa kanilang mga lutuan, sa kanilang mga oven, sa kanilang mga higaan, ay mawawala at pupunta na lamang sa river. Sabi dyan. And Moses and Aaron went out from Pharaoh, and Moses cried unto the Lord because of the frogs which he had brought against Pharaoh. Okay, maganda kay Moses siya, ang kinakausap niya ay ang Diyos. Okay, cried. Ibig sabihin dyan, umiiyak ba siya doon? Sumisigaw siya. Kasi matindi nga yun, nung hirap nun. Okay, sumisigaw siya ng Panginoon. Tanggalin mo to. Nakikiusap siya. Kausap niya ang Panginoon. Minsan, okay yun, pagkausap mo ang Panginoon, ikaw lang mag-isa. Umakyat ka dun sa pinakabundok dito. Kausapin mo ang Panginoon. Pwede mo kausapin ang Panginoon. Okay? Okay? Sa salita niya, basahin mo. Yung salita niya, umiiyak din yun sa'yo. Sumisigaw yung salita niya. Okay? Ang maganda nga sa atin, may mga cellphone na tayo. Yung salita ng Panginoon, pwede mo ilagay sa cellphone mo. Okay. Hindi pwedeng, ano kaya yung ano? Wala akong magawa eh. Ang ganda, basahin mo yung salita ng Panginoon. Okay? Kung ano-ano pinapanood mo sa Reels o kaya sa ano. Okay? Sa YouTube, puro kalokohan. Basahin mo yung salita ng Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Katulad ni Moses, kinakausap niya ang Diyos. Kung may problema, kinakausap niya ang Diyos. And the magician did. Saan ako? Sorry. And the Lord did according to the words of Moses. And the frogs died out of the house, out of the villages, and out of the fields. Namatay na yung mga frogs. Imagine niyo,
Ang daming frogs nun. Namatay. Nakakita lang yung patay na frog. Yeah, ang baho nun. Ayun lang, ang dami nun. Hindi lang po. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Hindi, ang dami. And they gathered them together upon heaps. And the land stunk. Yung sabi nun, heap. Yan ay heap. Ganun, bulto-bulto. Ganun, marami. Gabundok. Bulto-bultong ano, kabundok. Ang heap. Di ba pagka nag-ano ng pagkatapos mag-ani, tapos yung mga ano natuyo na, pinagsasama-sama sila, parang gano'n. Tapos, ang baho. Okay, stunts. But when Pharaoh saw that there was respite, nawala na, naging hawahan na siya, anong ginawa niya? Nainterbigan ng respite. He hardened his heart. Pinatigas niya yung kanyang pusong bato. And hearken not unto them as the Lord had said. Hindi siya uli sumunod. Kung anong sinabi niya, may mga taong ganyan, din sinasabi ko sa inyo, may mga taong na palaging nangangako, laging napapako. Okay? Sino yung mga kilala niyong ganon? Politiko. Pag nanalo ako, yung hala-hala, magiging parang BGC. Huwag ka maniniwala doon. Mas maganda pa rin na ganito ang alalakit ng maging BGC. Maganda pa rin na meron pang puno, may taniman. Okay, itong diferensya ng pagpunta kayo sa Manila at saka sa Alaga. Huwag niyo pong pagpapalit doon. Napakaganda ng lugar na. Okay? Yung manok. Sarap huminga ng hangin. Sa Manila, pag huminga, pag ginanong may ilong mo, puro uso. Kulay itim. Pag gagising namin sa umaga, pag ginanong may ilong mo, kulay itim. Ganun sa Manila. Kasi puro uso, puro sasakyan. Okay, factory, planta. Pag ginanong may ilong mo, kulay itim. Dito, pag ginanong may ilong mo, ganun pa rin yung kulay. Fresh pa rin. Okay? Yung pagpapalit. Masa na ako, batay na punta doon. And the Lord said unto Moses, say unto Aaron, stretch out thy rod. Okay? Dahil sa katigasan ng puso ni Pharaoh, ano pa ang binigay ng Panginoon sa kanya? The third plague. Okay? Pangatlo, una, frog. Huwag kang maging mukhang frog. Okay? Alam mo nga, mukhang frog, yung lagi naka-frown. Laging malungkot. Parang pasan mo yung mundo sa buhay mo. Gusto niyo ba yung ganon? Dapat lagi kang masaya kasi niligtas ka ng Panginoon. Pag namatay ka ba, sa langit ka bumunta, ba't ka maglulungkot? Ano yung kalulungkot mo? Liba na lang kung hindi ka paligtas. Malungkot ka. Okay? Ito na yung ating third plague. And smite the dust of the land. Nakakita na kayo ng dust? Ano yung das? Alikabok. Alikabok? Nasaan yung alikabok? Nasa lahat ng lupa. Imagine mo, nasa lahat ng lupa yung alikabok. Ano ito gagawin na? Gagawin sa alikabok. And it may become lies throughout all the land of Egypt. Makita na kayo ito? Masarap ba yun? Hindi naman kayo unggoy. Unggoy, kumakain ako ito. Okay? Lies, maliliit yan. Tapos ang ginagawa niya, yan ay mga parasite. Kinakagat niya yung inyong skin. Okay? Dito sila, nakatago sila sa mga buhok kasi hindi sila kagad makikita. Kulay itim pa sila yun eh. Pero pag baby pa sila, kulay puti yun, di ba? Okay? Kung sa nakakati. Imagine mo, mapupuno ng kuto yung buhok mo. Katiri. Katinon. Lahat ng mga parte ng katawan mo may kuto kasi alikabok kung kahit nasaan eh. Okay? And the magician did so with their enchantment to bring forth lies. Gagayahin na naman. But they could not. Hindi nila kayang gawin. Gayahin na ang dust gawing kuto or lies. So there were lies upon men and upon beasts. Hindi lang sa tao, lahat ng mga hayop. Okay, sa mga kambing, sa mga kalabaw, sa mga baka,
sa aso, sa pusa, sa palaka. Lahat eh. Beast. And the magician said unto Pharaoh, this is the finger of God. And daw yung daliri ng Diyos. Hindi lang ng tingin nila sa Diyos, no? Hindi pa ginawang kamay. Daliri lang yan ng Diyos. Sabihin lang, maliit pa lang yan, makayang gawin ng Diyos. Ano? Pagkamay ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Finger of God. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Okay? Ano na yung natin? Frog? Lice. Okay? Kati nun. Okay? Mabuliligo ka ng kati alis. Ang kati alis? Nakita na kayo man. Ka? Lice alis. Lice alis. Yung pangpatay ng kuto. Pero pag meron kayong kapitbahay na mabait, pwedeng tanggalin yung kuto nyo. Nakita na kayo mga bata, merong nag-aaral, nakapunta sa sandal sa nakapunta rin, yung nakapunta rin sa kasi na sa ladder. Okay? Gaganan. Diri. Okay? Yun na yung ating third plague. Yung ating fourth plague, ito na. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Lo, he cometh forth to the water, and say unto him, thus saith the Lord, let my people go, that they may serve me. Okay? Alam niya, si Pharaoh, pupunta sa tubig, kasi sobrang kate. At dun siya, inausap niya, else if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servant, and upon thy people, and into thy houses, and the houses of the Egyptians shall be full of swarm of flies, and also the ground thereon they are. Okay, nangyari dito yun, di ba? Konti pa lang yun. Paano pagka times 10 nun? Pag buka pa lang ng bibig mo, 10 lamang na yung pumapasok. Oh! Ganun na ang agad yun. Sobrang, di ba narandaman niya dito yun? Maraming flies. Di ba? Gusto niya bang mangyari yun? Ganun yung nangyari sa kanila, napakaraming flies. Maraming mga langaw. Ngayon na maraming langaw. Diba? Pero konti pa yan. Wala pa yan sa kalingkingan na dami ng langaw na meron sila. Okay? And I will sever in that day the land of Goshen. Ito na yung word na sever. I-divide daw. Hahatiin. Ihihiwalay. Okay? In which my people dwell, that no swarms of flies shall be there. Okay? To the end, thou mayest know that I am the Lord in the midst of the earth. Sabi dyan, hihiwalay ko yung land of Goshen. Sino ba mga nandun sa land of Goshen? Mga Israelites, nandun sila. Hindi daw sila mapipinsala. Okay? Sever, hihiwalay sila, set apart. Okay? Poprotektahan sila ng Diyos. Okay? And I will put a division between my people and thy people. Tomorrow shall this sign be. Okay? Ihiwalay. Gusto niyo ba ihiwalay kayo ng Panginoon? Gusto niyo bang ingatan kayo ng Panginoon? Sa mga plague? Ganito yung ginawa ng Panginoon sa mga Israelites. Iningatan sila. Hindi nila na lunok yung mga langaw. Hindi nyo bang mga... Yes. Imagine mo. Dati pag nagsasalita ka dito, gumagaling yung langaw, gumadaan sa bibig mo. Na sobrang dami, di ba? Pag nagsalita ka, gumagaling sa bibig mo. Imagine mo yun, di ba? Yak, adili, langaw yun. Yung langaw, pinakapunukuntahan nun yung maraming moist. Normally, yung mga maraming moist yung pinakamadudumi. Tulad na, alam nyo na yun. No, yung malalaki dyan. Di ba? Sa daan, malalaki parang kayo. Parang cake. Sa daan. Parang nahulog na. Nahulog na cake. Yan, nandan sila lahat. Okay? Tapos, didikit yun sa bibig mo. Okay?
nasaan na tayo? And I will put a division between my people and thy people, tomorrow shall this sign be. Mamaya, yan dyan tayo magpo-focus kung paano tayo hiniwalay ng Panginoon. Okay? And the Lord did so, and there came a grievous swarm of flies into the house of Pharaoh, into his servant's house, and into all the land of Egypt, and the land was corrupted by reason of the swarm of flies. Anong ginagawa ng flies? Nagko-corrupt ang mga lahat ng pagkain mo siguro nun, madaling mabulok. Okay? Lahat yun, no? Tapos ang baho, di ba? Kasi yung mga flies, isang araw lang, namamatay din yan eh. Okay, imagine may meron na naman bago na set ng flies, di ba? Hindi nawawala. Kadiri. And Pharaoh called for Moses and Aaron and said, go ye sacrifice to your God in the land. Sige, mag-sacrifice na kayo dito. Eh, ang gusto nila, pumunta sila na, umalis sila dun. And Moses said, it is not meet so to do, for we shall sacrifice the abomination of the Egyptian to the Lord our God, nor shall we sacrifice the abomination of the Egyptian before their eyes, and will they not stone us? Okay? Kung yung mga pinapahalagahan ng mga Egyptian, isasakripisyo namin sa Diyos. Okay, alam niyo yun, pag nagsasacrifice sila, mga pinapahalaga niya, mga cow, kasi holy sa kanila yun. Okay? Baka batuhin kami nun. Okay? Dapat ganun ang ating attitude, no? Bilang mga Kristiyano set apart, hiniwalay ng Diyos, kung ano yung mga ginagawa ng mga kabataan na yun na hindi gusto ng Diyos, dapat ihiwalay natin yung sarili natin dito. Hindi namin yan gagawin. Okay? Ano mga ginagawa ng mga kabataan ngayon? Maagang nag-aasawa, boyfriend, girlfriend, ang bata pa lang. 10 years old, meron ng girlfriend, boyfriend. Natawa kayo ha, meron mga ganun. Nag-teens, ay teens na ako, pwede na ako magkaroon ng girlfriend at saka mag-boyfriend. Okay? Nagsisimula yan sa mga pinapanood. Okay, mga pinapanood yung mga TikTok, no? Puro palandihan. Rapi, umusog ka dito, baka tumalim pong pa. Okay? Yung mga, ano pa? Okay, kalaswaan, mga boys, okay? Yung internet natin, napakabilis lang magbukas dyan ang lahat ng kalaswaan. Okay? Isang type mo lang dyan. Mapupunta ka sa mga site na hindi mo dapat pinupuntahan. Napaka-open yan sa lahat. Maganda sana kung ginagamit mo yan sa school, ginagamit mo sa paggawa ng assignment, pero madalas dyan, games, no? Walang humpay na games. Ang pag-games, okay lang yan, kung tama. Di ba? Hindi naman pinagbabawalan eh. Pinagdaanan din namin yan. Naglaro rin kami Mario Brothers. Lumang-luma na yun. Naglaro rin kami ng mga manilalaro namin dati. Yung mga Command and Conquer, mga ganon. Ano ba kung nabukta niyo pa yun? Okay, yung mga Dota. Yeah, Dota. Saka yung baril-barila. Ano ba yun? Cross. Hindi na cross pad dati. Ano tama na? Basta yun. Pero dapat nasa oras at nasa tamang panahon na pinagpupuyatan. Okay? Roblox, pinagpupuyatan. Okay? Dota. Ano ba? Ano nga na ngayon? Mobile Legends. Wild Rift. COD. Okay, alam ko yung lahat yan kasi ako nagtetest yan. Okay? Tinitest ko yung mga yan. Okay? Ano ba? Mga kinahalumingan ng mga kabataan. Ihiwalay natin yung ating sarili kasi gusto ng Panginoon, ingatan tayo. Paano natin ihiwalay? Basahin natin ang salita ng Panginoon. Umaten tayo ng mga gawain na patungkol sa Panginoon. Okay? Magkaroon tayo ng kaibigan na may takot sa Diyos. Okay? Pag gusto mong lumapit sa mga ganyan, lumapit ka sa mga kabarkada mo na walang takot sa Diyos.
Okay? Idali, madali kang idadala doon sa mga yun. Hindi ka ihiwalay noon, isasama ka noon. Pero kung ikaw ay malapit sa Diyos, panalangin, magbasa ng salita ng Diyos, umatin ng mga gawain ganito, okay? Magyaya, imbis na kayo ang madala, kayo ang magdala sa kanila sa Diyos. Okay? And Moses said, "Behold, I'll go out from thee, and I will entreat the Lord that the swarm of flies may depart from Pharaoh, for his servant, and from his people, tomorrow. But let not Pharaoh deal deceitfully anymore in not letting the people go to sacrifice to the Lord." Huwag mo naman kaming lokohin. Ano yung deceitful? Okay, huwag kayong manloko, huwag kayong deceitful. Kung ano yung sinabi mo, let be your yes be yes, and your no be no. Okay, alam nyo may ibig sabihin nun? Sige, may punta tayo bukas dito, ha? Oh, ganito gagawin natin, na-attend tayo bukas, ha? Sige, attend ako, pero pagdating kinabukasin, ay, hindi. Natamad ako, eh. Baliktad yun, niloloko mo yung tao nun. Hindi ka nagiging isa sa iyong salita. Let be your yes be yes, and your no be no. Pag sinabi mo na, hindi ako maka-attend. Panindigan mo, hindi ka attend. Pero huwag naman sana pag-attend. Ang ganda, may mga bagay na hindi dapat humihindi ka. Tama? Party-party, ha? Tayo doon. Mas mamaya, magiinuman tayo. Hanggang sa kinabukasan, na tayo babalik. Okay? Yung mga kabataan, nadadala ng gano'n. Alam niyo ba, mga kababaihan, pag sumasama kayo palagi sa mga gano'n, nilalagay niyo yung inyong sarili sa disgrasya. Okay, maraming nabubuntis, no? Nagagang rape sa ganun. Okay, huwag kayong sasama sa mga ganun. Lagyan lang ng gamot yung iniinom mo, nakutulog ka na. Kawawa ka. Okay? Mga kalalakihan, kung kayo, pag-iisipan nyo yan, iumpog nyo na lang yung ulo nyo sa pader kung gagawin nyo yan sa iba. Okay? And Moses went out from Pharaoh and entreated the Lord. And the Lord did according to the word of Moses, and he removed the swarms of fly from Pharaoh, from his servant, and from his people. There remained not one. And Pharaoh hardened his heart at this time also. Okay, ilang beses nang pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Ilang beses pinagbibigyan ng Panginoon at tinatanggal ito? Ilang beses na? Apat na beses na. Pero sabi dyan ang puso ni Pero, pusong bato. And Pero hardened his heart. Pinapatigas ni Pero yung, ako pa rin ang ano dito. Ako pa rin ang masusunod. Ako ang Pero. Ako ang Diyos dito. Neither would let the people go. Okay, pagtaliwas ka sa kalooban ng Panginoon, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo paulit-ulit, pero pinagbibigyan ka pa rin ng Diyos. Okay, pero in that case, kung talaga matigas na ang puso mo, in that case, alam natin si Pero is a reprobate man. Baliktad na yung isip ni Pero. Ang dami best. Hindi lang ito, meron pa anim. Ang dami. Okay? Okay. The prigs of frog. Tingnan natin dyan sa Psalm 78:45. Papunta nga, Psalm 78:45. Atin eh. Frog. Pag sinabing frog, 78:45. Babasa niya. Okay, sa basa. He sent the stars of Christ among them, which devoured them, and frogs which destroyed. Next, he gave also their increase unto the caterpillar, and their labor unto the dog. He destroyed their vines with meal, and their sycamores with frost. Salt he gave up. He gave up their cattle also to the hill, and their crops not under the hills. He cast upon them the sickness of his anger, and indignation, and he all but sent in the angels of God. Yung judgment ng Panginoon. Pero yung nasa unang-una, nandung
Okay, ano daw yung binigay niya? Frogs. Okay, alam niyo na, kanina nakita niyo na yung itsura, no? Kung ini-imagine niyo yung itsura, kung gaano karami yung frog na yun. So, Psalms 105.30. Psalms 105.30. Yes, 105.30. 30. Basa. Your land brought forth frogs in abundance in the chambers of their kings. Yan ang ginawa ng Panginoon ng at kadigri. Kung sa king nila, sa hari nila, okay, pwede nilang ipakpat lahat yung ano nila doon, pero nandun pa rin yung mga frogs, lalo na doon sa mga maliliit na tao. Okay? Revelation 16.13. Kita natin dyan kung paano ginamit ng kaaway yung frog. Okay? Revelation 16.13. So, okay, basa. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Okay, nakita natin dyan kung paano dinescribe yung three spirits or unclean spirits like frogs. Okay? Kaya hirap pagka sinabi, ah, mukha kang palaka. Kaya pag huwag kayo magsasabi ng ganun sa iba, o hindi naman talaga siya mukhang palaka. Okay? Hirap yun. Hirap to sabihan ng mukha kang palaka. Hindi tayo naka-promin mo. Mukha ng frog. Frog face. Lagi ka nakaganan sima. Nakasimamod ka palagi. Si Simam. Boy Simam! Uy, Boy Simam! Tawag mo. Boy Simam. Okay? Lies! Okay? Yan din yan. Sa Psalms 105.31 din yan. Sinabi rin doon. Yung lies. Di ba? Yung flies, sinabi rin yan sa 78.45. Sa Psalms 105.31. Okay? Ngayon, magbibigay ako doon ng emphasis sa word na sever or set apart. Okay? Tingnan natin sa Psalms 4.3. Paano tayo hiniwalay ng Diyos? Okay? Para tayo kanyang protektahan. Okay? Psalms 4.3. Pabasa niyo. But the Lord that the Lord has set apart him that is lovely for his son, the Lord will hear when I call unto him. Okay, paano tayo unang sinet apart ng Panginoon nung tayo ay maligtas? Okay? Binigyan tayo ng ano? Anong binigay sa atin? Anong binigay sa atin? Ano yung binigay sa atin? Anong binigay sa atin ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Tama? Yung buhay na walang hanggan, kaduktong nun yung banal na espiritu. Kaduktong nung buhay na walang hanggan at banal na espiritu ay ang alam, pag buhay, meron kang buhay na walang hanggan, ikaw ay pinatawad. Ikaw, justified. Ikaw ay pinatawad ng Diyos. Sinet apart ka, kaya naging, kaya no, godly for himself. Ikaw ay naging karapat dapat para sa Diyos. Hindi tayo karapat dapat, pero si Kristo, siya yung ating naging damit. Okay? Siya yung ating naging kaligtasan. Siya yung nag pabanal sa atin, pinaging banal tayo, justified. Okay? Hiniwalay na agad tayo doon. Okay? Hiniwalay tayo ng Panginoon. Nung naligtas tayo, binigyan tayo ng distinction ng Diyos. Okay? We'll hear when I call unto Him. Yan ang maganda dyan. Pagka tumawag tayo sa Kanya, tayo'y pinaging banal ng Diyos, didinggin niya tayo. Okay? Humingi lang tayo ng tawad. Okay, kung tayo yung nakasalanan, hindi tayo mayabang sa Diyos. Minsan ganyan eh, may mga bata, di ba? Nagmamalaki pa sa iyo, hindi mo kapinalan ng ano? Di ba? Madalas, ganun din tayo, di ba? Pag-spoiled ka sa magulang mo, no? Kala mo, feeling privileged ka. Dapat na meron ako nito eh. Minsan, spoiled, di ba? Hindi dapat ganun tayo sa Diyos. Hindi tayo maging spoiled. Okay? Lumapit tayo ng may mapagkumbabang puso at mapagpatawad na puso. Okay? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Exodus 19:5-6. Okay, mabante lang tayo ng konti.
Exodus 19:5-6. 19:5-6 Exodus. Okay, basa. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Okay. Lahat daw ay sa Diyos. Pero, kung tayo susunod sa Diyos, ano daw tayo? Ano daw tayo? Ano tayo? Peculiar treasure unto me above all people. Meron tayong edge. Okay? Yung mga bato dyan, di ba? Pag nakita ka ng ginto, ma-identify mo agad na ginto yun, hindi yun, bato lang. Tama? Kaya diamond, makakita ka ng diamond. Kasi malayo pa lang, kumikinang-kinang yun. Di ba? Yung mga gold natin dito, pag matinignan tayo sa malayo, pag tinamaan niya ng araw, kumikislap-islap yan eh. Okay? Ganun tayo, set up, hindi lang tayo parang normal na bato, kundi special na bato. Okay? Gusto niyo ba mga ganun? Gusto niyo ba maging set apart? Ano daw dapat gawin? Sumunod tayo sa kanya, sabi dyan, no? Okay? If ye will obey my voice indeed, kung ikaw ay susunod sa kanyang mga salita. Okay? Sana tayo? Deuteronomy 14:2. Hindi marami ito. Deuteronomy 14:2. Kung ang magbabasa. Atilin doon ka sa Deuteronomy 7:6-8. Deuteronomy, ano ka, 7:6-8, ako 14:2. Ibabasahin ko, sabi dito, 14:2. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Babasa niyan yung 7:6-8. Read. Number 6. 6:6. 6-8. Go. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Okay, special people. Okay? Pagka inoperan ka, anong gusto mo? Special o regular? Special. Siyempre, meron ka dito ang kulay pula, di ba? Sa siopaw yun, di ba? Pagka special yung siopaw, may pula. Okay? Ibig sabihin, special ka sa Diyos. Okay? Kung special ka sa Diyos, huwag mong gawing hindi ka special. Please naman, special ka sa Diyos. Okay? Sa Deuteronomy 26:18-19. Okay? Babasahin ko 'yon, then punta ka sa John 17:16-17. Okay. Para mapilis tayo. Deuteronomy. Hindi, si Ate Len, John 17:16-17. Ako sa Deuteronomy 26:18-19. John 17:16-17. John 17:16-17. Basahin ko to. Deuteronomy 26:18-19. And the Lord had about thee this day to be his peculiar people, as he had promised thee, and thou shouldest keep all his commandments, and to make thee a high above all nation which he had made in praise and in name and in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he had spoken. Ganda. Atin, ano, tingnan nyo kung paano tayo nilalagay ng Panginoon sa dapat nating kalagyan. Okay? Hindi tayo binaba ng Panginoon. Pag anak ka ng Diyos, huwag mong ibaba yung sarili mo kasi pinataas ka ng Diyos.
Okay? Kung paano mo ibababa sa sarili mo, huwag ka magbasa ng salita ng Panginoon. Huwag kang umaten sa mga gawain tulad nito. Huwag kang makipagkaibigan sa mga anak ng Diyos. Napakadali. Di ba? So John 17:16-17 at 11. Mabasa. They are not of the world, even as they are. Basa, ready. Again. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Talagang magpapasakdal sa atin. Talagang magpapasanctify sa atin yung salita ng Panginoon. Pag ang salita ng Panginoon hindi mo na binabasa, hindi mo na papakinggan, balik ka dun. Hindi, parang gusto mong ilayo yung sarili mo sa gusto ng Panginoon para sa iyo. Okay? They are not of the world. Hindi tayo dito sa mundo. Ano bang sarap ng mundo? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride. Okay? Yung mga lust of the flesh yan, gusto ng laman, pagkain, ano mga gusto ng laman? Kapahingahan. Okay? Pag babae ka, lalaki. Pag lalaki ka, babae. Okay? May tamang panahon para doon. Okay? Pag may asawa ka na, huwag kang magpapalipat-lipat sa iba. Okay? John 17:9-12. Babasahin ko at tinendong ka sa 1 Peter 1:15-16. 1 Peter 1:15-16. Punta lang ako sa John 17:9-12. 1 Peter 1:15-16. John 17:9-12. 15. Basahin ko to, sabi dito, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thine own name, whose whom thou hast given me, that they may be one as we are one. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the one, the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Isa lang daw yung nawala sa kanila, yung daw si Judas. No? Kasi sa umpisa pa lang, hindi na siya anak ng Diyos. Okay? Gusto niyo bang maging Judas? Hindi. Oh, yan. Hindi kayo maging Judas. Okay. Diyan, pabasa. In 1 Peter 1, 15-16. Basa. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. And if ye call on the Father, who without respect of persons judges them according to every man's work, pass the time of yours to okay. Ang daw yung gusto natin pakita dyan. Okay? All manner of conversation. Pagsasalita mo pa lang, makikita ka na agad. Ay, ano ba yun? Ganito magsalita. Sa umpisa, siyempre, hindi pa. Pero, sa biyaya ng Panginoon, kung tayo ay mananatili sa kanyang mga salita, susundin yung kanyang mga utos, magbabasa ng Bible, aaten ng mga gawain tulad nito, makikipagkaibigan sa dapat magiging kaibigan, mga ligtas, okay? Sasanctify tayo ng Panginoon, lilinisin tayo ng Panginoon, at babaguhin niya yung mga ugali natin dati na hindi natin gusto. Baka gusto niyo ba yun, ha? Yung mga ugali hindi niyo dapat gusto. Okay? 2 Corinthians 3:5-17. Pahanap dyan din. 2 Corinthians 7:1 ka. Ako, 2 Corinthians 5:17.
2 Corinthians 5:17. Sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, the old things are passed away, behold, all things are become new. Okay? Binago tayo ng Panginoon. Okay, that's the inner man. Okay? Yung inner man natin, yun yung binago ng Panginoon. Meron na tayong banal na spirito. Okay? New creature. Pinanganak tayong muli sa spirito. Okay? Nasaan na tayo? Iba na agad tayo nun. Set apart ka agad tayo nun. Kasi iba, patay sa spirito, tayo buhay sa spirito. Okay, sabi dyan, Katilin, ng 7:1, 2 Corinthians, babasa. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all uncleanness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Okay, perfecting holiness in the fear of God. Okay, maging banal tayo sa perfecting holiness. Okay? Ito na tayo. Ephesians 1:3-4. Okay, babasahin Ephesians. At then 1 Peter 2:5. Pupunta sa Ephesians 1:3-4. Okay, babasahin ko po ito. Makinig po kayo. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Okay? Ganda lang, no? So, sabi dyan, that we should be holy without blame. Okay? Wala tayong kapintasan. Okay? Babasa ng 1 Peter 2:5. Basa. He also, as God has made us holy and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Okay, sineta part pa tayo ginawang mga holy priesthood. Ibig sabihin tayo maglalapit sa mga tao sa Diyos bilang priest. Paano natin ginagawa yan? Soul winning. Okay? Tayo ay naghahasik ng kanyang salita, kaligtasan sa iba. Okay? Bakit natin ginagawa yan? Kasi ayaw lang natin tayo yung pupunta sa langit. Okay? We are set apart. Hindi tayo yung nadadala ng mundo, tayo yung nagdadala sa mundo, sa Diyos. Okay? Last na, 1 Peter 2:9. Itaan po natin, basahin natin sabay-sabay. 1 Peter 2:9. Dito po ako magtatapos. 1st, basahin natin, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Tayo po yung tinawag ng Diyos sa kapiligan, papunta sa kanyang napakagandang kalinawagan. Tandaan nyo, ganyan tayo si net apart. Huwag natin ilublob yung sarili natin sa kadiliman, kundi tayo ay umahon dito sa pamagitan ng mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kwento ng second, third, and fourth plague, Panginoon, sa Egypt. Pinakita niyo, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Pinakita niyo rin, Panginoon, kung paano inyong iningatan ng inyong mga anak. Salamat, Panginoon, at nakikita namin, Panginoon, ang contrast, Panginoon, ng mga taong inyong binibigyan ng mga parusa at ang mga tao na inyong iniingatan. Salamat, Panginoon, kami po ay inyong sinetapal, severed, iniwalay, hinati. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat. Ginawa niyo kami mga priest, ginawa niyo kami anak mo, ginawa mo kami, binigyan niyo kami ng banal na spirito. Marami pa ngayon kami mga privileges na pinagkaloob niyo sa amin bilang anak mo. Salamat, Panginoon. Hindi kami karapat dapat, pero salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Kami, Panginoon.
iniwalay mo, Senator Padilla. You sever us. Inibide mo. Salamat po muli sa umagang ito. Patuloy na pinapadalangin, Panginoon, kung may sakit. Panginoon, naalala namin sila. Lola nila Lance. Ganun din, Panginoon, ang lola ni Antoinette. Panginoon, kaya po Panginoon magpagaling sa sipon. Panginoon, sa karamdaman ng lola. Ganun po sa kanyang mama, Panginoon, yung mama ni Antoinette, ingatan, Panginoon, sa ipong bansa. Ganun, Panginoon, salamat, Panginoon, at sa mga salita ko, Panginoon, patuloy na papaalala, Panginoon, kami, Panginoon, Senator Padre. Ganun, Panginoon, sa aming Padre, pansamantala, pag-iwahiwalay kayo po, Panginoon, mag-ingat, ganun din yung mga pagkasaluan naming merienda. Salamat, Panginoon, sa mga pagkain ito, magbigay ng kalakasan sa amin. Ingatan kami, Panginoon, ibalik kami muli next week, Panginoon. Panibago na naman na pag-aaral ninyo yung mga salita. Ganun, paalalaanan niyo kami. Meron kami mga Bible sa bahay, Panginoon, na basahin namin ito. Salamat po muli sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Presentation.